Mr. Cian Gasa, sana makarating sa'yo itong live na ito. Please do not use my profile pictures, my pictures with my parents. Kasi hindi yan si Francis Leo Marcos, yan ay picture ko. Ang pangalan ko po ay Jose Marie Antonio Antonio Mangusin. Yes, Mangusin. Pero wala po akong kinalaman at wala po kaming kinalaman regarding dyan kay Francis Leo Marcos na yan. At kung ang sasabihin po ninyo at ang sasabihin nila, eh kamukha mo eh. Eh ano ngayon kung kamukha ko? Ano po ngayon kung batang version yung itsura ko? But I thank God I am blessed to have a face like this. Why? And I'm proud to say this is what the Lord says to me. Be strong and good courage. Do not be afraid nor be dismayed because I am with you wherever you should go. Sir Rolly, I hope magkikita ulit tayo. Namimiss ko po yung iyong mga Bible studies sa bahay po natin, sa bahay po ninyo. Please paki-share. Tulong niyo na po sa akin at kay Mr. Francis Leo Marcos. Bakit? Nasisira ho at ginagamit ko yung picture ko para ho sirain siya. Picture ko ho yun. Hinihiling ko lamang po na paki-report po ninyo yung vlogger ng pangalan Cian, Xians Gasa. So, shout out po kay Mr. Cian Gasa. Mr. Cian Gasa, sana makarating sa'yo itong live na ito. Please do not use my profile pictures, my pictures with my parents. Kasi hindi yan si Francis Leo Marcos, yan ay picture ko. Yan. Kapatid, hindi ho ako nagagalit. Ako ho ay nagsasabi ng eto, gusto ho niyong makilala ako. Ikutan niyo ho yung mga tao sa paligid ko. From here, sa Christ Cares, I start serving in Christ Cares since 2005. Ayan po, 2005. Kilala na po nila ako. Ako ay isang gusgusin. At least, pakita ko sa inyo yung picture ko dati. Nagsisimula po ako. Ayan. Sino ho makakapagsabi na si Francis Leo Marcos ay may itsurang ganito? Hala, sige. Eto, masyado ho sila. Ayan, papakita ko lamang ho. Ako ho ay may picture. Eto, to. Ako ho ay may picture, pero hindi ho siya. Oh. Yan ho ay aking picture. Akala ho kasi nung mga sumisira, eto may isa pa akong picture na ang sabi siya. Oh. Yan uhay ako. Natawa ako. Wala ho akong security guard. Wala ho akong alalay. Pero natatawa ho ako. Bakit ho? Eh, hindi ko ho maintindihan. Bakit may mga tao na pilit at pilit, ipipilit yung hindi naman? Natatawa ho ako. Bakit ho? Ito na lamang ho, para bigyan ko kayo ng draft, bigyan ko kayo ng background. Nakita niyo ho ba yung picture ko? May pinakitang picture dun eh. Eh ako ho yata yung, in-edit ho yata yung picture ko eh. Yung may hawak. Ayan. Oh. Remember, alam niyo ho, sabi ho ng Bible, ako ho ay
ako ay naglilingkod sa Panginoon more than a decade na ako po ay nagsiserve. Ako ho ay naglilingkod sa Panginoon bilang isang manggagawa. Ito ho yung picture na po pwedeng maging kamukha. Eh bakit oh? Pero sa lahat ho, lalo na ho doon kay Jay, kay Sian Gasa, I forgive you bro. Sabi ng Bible, kung ano yung ayaw mong sabi ng Luke chapter 6 verses 31, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Kung ayaw mo bro nasirain ang buhay mo, please wag ka ding manira ng buhay ng may buhay. Why? Ako ay ako. Ako ay ako. Ako bilang isang si Jose Marie Antonio A. Mangusit. Yan, nag-aral sa Bambang Elementary School na walang pinag-aralan at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. At ako ay hindi nakapagtapos bilang isang high school o bilang isang college. Pero ako ay nagsasabi ng katotohanan na ang lahat ng bagay na aking ginagawa ay nararapat at naayon sa bata ng batas, sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. I'm serving in the Lord and I give my life to the Lord. And people knows me in Christ Care City Church when I started to serve the Lord. And people know me when I serve in Word of Hope Christian Family Church. And people know me kung ano ako ngayon. And I ordained as reverend, one of the youngest reverend, March second week 2019 in Makati City. Gusto kong sabihin ito sa inyo. Huwag po tayong pumayag na may mga tao na walang ibang ginagawa kundi ang manira ng buhay ng may buhay. Pero sabi ko nga at sinasabi ko po ito sa mga panahon na ito, ako ay may sariling dignidad at may sariling pananaw. May sariling buhay na tinatahak at may sariling ginagawa. Kung sa mga tao pong ito ay walang ginagawang mabuti, eh bakit hindi po natin marapatin gumawa ng mabuti at makatulong sa kapwa? Hindi ko ho sinasabi sa ating lahat na ako ho ay perpekto. Ako ho ay isang hamak na ordinaryong nilalang lamang na walang kakayanan, bilin at gawin ang lahat ng gusto, ngunit ako ay nabubuhay ng simple lamang. Sa lahat po ng mga nakakakilala sa akin, yes, no, alam ko kilala niyo ako. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag at ipakilala at i-depend kung sino ako. Kaya lang, isa sa pinakamasakit na nakita ko kanina, one of my friend, Pastor Jeffrey De Leon, shout out ko na kay Pastor Jeffrey, siya ay nag-send sa akin ng message at ang sabi niya sa akin, viral kabok. Ang sabi niya, bakit po? Pagtingin ko doon sa sined niya, nakalagay doon kay Christian Albert Gasa, yan, parang convicted scammer. Ito po yung picture. At picture ko po yung ginamit. To all my friends, kilala niyo ho ako. Ayan. Wala pa naman ho akong in-scam sa inyo. Wala pa naman ho ako niloko. Hindi ho ako nagbenta ng gold. Kapatid, wala naman ho akong... Gusto ko lang ito. Hindi ko ho ikakahiya na ako yan. Sa panahon ho na ako ho ay nangangalakal at sa panahon ho ako ay nagsisimula pa lamang ho bilang ako at hanapin ng aking sarili, wala ho akong kakayanan bumili ng mga damit at sapatos. Ngayon ho, doon sa kumakalat na picture, eto ho, ako ho yun. Picture ko ho. Shout out, Ma'am Ella. Ayan. Alam niyo yun, nap ako ho, hangang-hanga ko ho ako doon kay... Sino man ho yun? Hangang-hanga ko ho kay Francis, Sir Francis Leo Marcos. Ayan. Francis Leo Marcos. Pasensya na po kung nagagamit yung aking picture para ho i-connect sa inyo. Hindi ko ho alam at hindi ko ho kilala kung sino ho yung tao na ho yun, pero gusto ko lamang pong sabihin sa lahat, Francis Leo Marcos and I is not correlated. Eh ngayon, kung siya man ho ay mangusin,
Edi! Eh kaso hindi nga ho eh. Bakit nyo ba ipipilit? Ano?